Mga aabangan Libero sa PVL 2023 All-Filipino Conference. Kilalanin candidates for Best Libero this conference. Sino? Pero bago yan mga ka-Vheadz, huwag kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para maging updated kayo dito sa ating channel. Alam naman natin na sa Southeast Asia, isa ang Pilipinas sa mga bansang mayroong magagaling na libero na naipuproduce sa loob ng volleyball court. Hindi man sila nakakapuntos, ngunit malaking bagay ang nagagawa at naitutulong nito para sa team nila upang masigurado ang maayos na pattern ng kanilang mga play. Kaya naman narito ang limang libero sa aking palagay na ating aabangan this coming PVL All-Filipino Conference. Una na riyan, syempre, ay si Kyla Atienza ng Creamline Cool Smashers. Marahil ang 2022 ay isa sa mga best year ni Kyla matapos manalo ng dalawang conference sa PBL at magrepresenta ng Pilipinas sa dalawang international tournaments. Wala man itong naiuwing Best Libero Award sa PBL, nakapag-uwi naman ito ng Best Libero Award sa sinalihan nilang ASEAN Grand Prix nitong nakaraang taon. Sa PVL, pasok nga rin siya sa top 3 liberos sa lahat ng conference last year, mapareceiving man yan o digging. Isa na nga si Kyla Atienza sa mga high caliber libero ng bansa at ngayon ay kasama na rin siya sa mga nababalitang anim na player ng Creamline Cool Smashers na pasok sa training pool para sa national team ng bansa ngayong taon. Sunod naman ay si Don Macandili. Naging tahimik nga ang pangalan ni Don Macandili last year, hindi tulad noong kanyang golden year. Siguro nga dahil ito sa slow start ng F2 Logistic Cargo Movers sa PVL dahil kakaumpisa pa lang nitong maglaro noong nakaraang taon. Ngunit sa kabila ng mga iyan, si Don pa rin naman ay itinanghal na Best Libero noong nakaraang Open Conference bukod tangi sa mga individual awardee na wala sa Final 4 noong semifinals. Aabangan natin ang pagbabalik ni Macandili this year, lalo na't gutom ang F2 Logistic Cargo Movers na makabalik sa semifinal podium at kauna-una ang semifinal appearance nito sa PVL. Kila Kyla at Don, aabangan rin natin ang bagong lipat ng team na si Bang Pineda. Si Bang Pineda nga ay isa sa mga bagong players ng Akari Power Chargers. Siya nga ang kaabang-abang this year dahil aabangan natin kung paano siya mag-i-improve sa bago niyang team sa pamumunong ng kanilang head coach at national team coach na si Coach De Brito. Paano nga kaya bubuo ng connection si Bang Pineda sa mga bago nitong teammates, lalo na sa mga setter nito tulad nila Jaja Maraginot at Michelle Cobb? Yan ang ating aabangan. Sunod naman sa mga libero na ating babantayan this year ay si Angela Nunag ng Army Lady Troopers. Si Angela nga ay isa sa mga underrated players at libero ng Premier Volleyball League. Hindi nga ito masyadong napapansin, ngunit kung manonood lang tayo ng mabuti ay magaling rin ang libero na ito mula sa Lady Troopers. Kung ating babalikan nga ang stats ng mga libero last season ng PVL, pasok na pasok si Angela Nunag sa mga top digging at receiving players at libero ng tatlong conference last year. Kaya naman asahan natin na makikipagsabayan ni Nunag sa mga high caliber libero ng PVL ngayong taon. Ilan nga lang ito sa mga libero na ating aabangan ngayong taon. Marami pang ibang libero ang bubulaga pa sa atin sa PVL 2023 season. Kaya naman tunghayan natin yan. And there you have it mga ka-Vheadz. Thank you for supporting this channel. Please don't forget to subscribe and click the notification bell to be updated on our upcoming videos.